Ngayong umaga, meron akong ilang katanungan sa inyo na gusto ko sagutin ninyo ko ng tapat. Rodelio Comanda de Leon, Kimberly Manayon Mejia. Sigurado ka? Sino pinilit? Binakot. Ba't ka magpapakasal kay Nino? Kasi? Kasi ano? Anong mahal ko? Bakit ka magpapakasal sa kanya? Kasi? Mahal mo? Sino? Si Kim, natural? Hindi nga. Ay. Hindi ka pinilit. Hindi ba? Hindi ka tinakot. Natutukan. Bakit ka magpapakasal kay Rodel? Yun lang? Mahal mo. Very good. Yun lang ang gusto kong marinig. Importante malaman ko ang dahilan ninyo sa pagpapakasal because I will feel very guilty if after this ceremony, hindi ko man lang maipaliwanag sa inyo ang kahalagahan o ang significance ng inyong dahilan sa pagpapakasal. Because I personally believe and I hope that you will agree with me that the foundation of marriage is love. Ibig sabihin, wala na kayo iba dapat dahilan sa pagpapakasal kundi dahil mahal niyo lamang ang isa't isa. Hindi sapat na dahilan yung siyam na taon na kayong nagsasama. Kailangan ginagalang ninyo ang papel na gagampana ng bawat isa sa inyong pamilya na habang buhay sa ayaw at sa gusto. Di ba meron tayong nababasa sa Bible? Ang mga asawa, remember, after this marriage ceremony, you are no longer two, but one. In body and in spirit. Ang tingin sa iyo ng tao, isa na lang. Kaya kahit anong gawin ninyo, pagkatapos ng kasalang ito, masama man o mabuti, magre-reflect sa bawat isa sa inyo. So you have to maintain your respect for each other. Number two, pag nagmamahalan, kailangan may tiwala. Bakit? Kasi hindi kayo palaging magkasama. Dahil kung palagi na lang kayong magkadikit, hindi na tayo makakabuhay ng pamilya. Diba? Yun na lang halimbawang pumunta kayo sa mga hanap buhay ninyo araw-araw, maghihiwalay na kaagad kayo. Pag wala kayong tiwala sa isa't isa, sandali pa lang kayong naghihiwalay, pinag-iisipan nyo na agad ng masama ang asawa ninyo. Sino ba seloso sa inyo? Selosa, huwag kayong sasagot ng wala. Imposible yun. Inuunahan ko na kayo. And if ever you feel that way, again, that is perfectly normal. Bakit? Dahil bukod sa nagmamahalan kayo, ang ating mundo ay isang malaking tukso. Kahit saan ka pumunta, kahit hindi ka lumabas ng kwarto, minsan tukso ang lumalapit sa tao. At pag mahina-hina ang naturalesa natin, bumibigay pa tayo sa tuksong yan. Kaya minsan ang mga mag-asawa, nagkakadepensya. That is the reason why I want you to remain loyal and faithful to one another. Kaya ako kayo tinanong kanina, kung kayo ba'y pinilit, tinakot, natutukan. Dahil kung ganun din lang, pwede ko kayong hindi ikasal. Pero dahil kusang loob kayong pumunta rito, kailangan panindigan ninyo yung pagmamahal na meron kayo para sa isa't isa. Kasi, decision niya. Number three is communication. Very important. Bilang mag-asawa, you have to have an open communication. Pag sinabi nating open communication, anong ibig sabihin? Hindi ka lang dapat marunong magkwento. Dapat marunong ka rin makinig. Dahil hindi lang ikaw ang may sasabihin sa asawa. Dapat lahat ng bagay pinag-uusapan, walang tinatago, walang nililihim sa isa't isa. Bukod sa pagiging mag-asawa, dapat maging matali kayong magkaibigan. And I hope that you can still develop that friendship as you live together as husband and wife after this marriage ceremony. Meron lang akong isang pakiusap sa inyo. Dahil base sa personal kong obserbasyon, ito ang madalas nagiging problema ng mga mag-asawa at madalas nagiging problema din naming mag-asawa hanggang ngayon.
Huwag ninyong pahuhulaan sa asawa ninyo kung anong nasa isip ninyo. Kung meron kayong galit, kung meron kayong tampo, kung meron kayong sama ng loob, kahit konti lang. Kung meron kayong ayaw, kung meron kayong gusto, magtapat kayo, tapos pag-usapan ninyo ng maayos. Huwag niyong kikimkimin. Huwag niyong iipunin, tapos pag hindi na kayo makatiis, para na lang kayong bulkang sumasabo. Dahil pag umabot kayo sa ganung punto, hindi niyo na yan mapapag-usapan ng maayos dahil galit na kayo sa isa't isa. So please, be very, very honest with one another. Number four is sexual intimacy. Sex is a beautiful experience. It is a wonderful experience. It is a gift from God, and it is your obligation to your partner as husband and wife. After this marriage ceremony, sex becomes a marital obligation. Isang obligasyon na hindi inaabuso at gusto ng Panginoon na ginagawa niyo. Dahil isa sa maraming dahilan kung bakit ang dalawang tao ay pinagsasama niya sa pamamagitan ng kasal ay para magkaroon ng mga anak, magkaroon ng pamilya. Aminin man natin at hindi, sex strengthens the bond of marriage. Pinatitibay niyan ang pagsasama ng mag-asawa. Kasama yan at parte yan ng pag-asa. And I encourage you to enjoy it as a couple and to enjoy it while you are both very young. No? Huwag yun ang hintay umabot pa kayo ng mga 90 anos, ha? Bago nyo ma-realize na, darling, dapat pala inaraw-araw na natin. Dahil pag-abot nyo ng ganong edad, ikaw o doon, ikaw tatanungin ko iyo, pag-abot mo ng 90 pa. Nakatambin ka pa. Palagay mo yun, mapag-push-ups ka pa, mga 10 beses. Palagay mo lang, seryoso. Wow, parang nag-iisip ka pa eh. Yun eh, kung buhay ka pa. Di ba sa panahon ngayon? Lalo na ngayon, yung umabot tayo ng 65, 70 years old, sapat nang ipagpasalamat, 90 pa kaya. Kaya habang mga bata pa kayo, habang malalakas pa mga resistensya ninyo, habang wala pa kayong nararamdamang sakit-sakit sa katawan, pagkatapos ng tanghalian ninyo mamaya, palayasin niyo na itong mga bisita. Magkulong na kayo sa kwarto. Paspasan niya na. Hindi ako nagbibiro. At ito yung sinasabi ko, hindi ko lang pwedeng unahin yun. Kasi pag yun naman ang una kong sinabi, baka naman hindi pa kayo nakakalabas dito, pinag-chismisan niyo na ako. No? At kaya ganun yung West na yun, pati yung pinakikialaman pa. Natural. Dapat lang. Kasi kasama yun. Parte yun ng pag-aasawa. Isusunod ko ipapaliwanag, hindi ko na ipapaliwanag sa inyo kasi susunod doon, family planning eh. Eh parang ayaw nyo nang na mag-anak eh. No? So, pero walang masama at walang batas at lalong hindi ko pwedeng ipagbawal ang maraming anak. Ang ipinagbabawal lang batas yung ang dami-dami yung anak, hindi nyo namang kayang suportahan. Kaya kung konti lang ang kaya, tama na yun at nakakaawa ang mga bata. Last but not the least, is God. Hinuli ko ang Panginoon dahil naniniwala ako na siya ang pinakamahalaga sa lahat. Siguro kung wala ang Panginoon, hindi kayo nagtagal ng siyam na taon na magkasama na parang mag-asawa. Siguro kung wala siya, baka hindi na tayo nagkita-kita ngayong umaga, hindi ko na kayo maikakasal. Pero ang araw na to ay pinlano na ng Panginoon para maikasal ko kayo. Naniniwala ba kayo? Na lahat ng bagay, pinlano na niya para sa atin dahil mahal niya tayo. Hindi pa kayo ipinapanganak sa mundong to, kilala na kayo ng Panginoon. Alam na niya na ngayong kayo ikakasal at ako ang magkakasal sa inyo. Siguro gusto ni Lord maging parte ako ng mga buhay niyo. No? Parang ayaw mo. Ito parang chusy ka. Okay ka lang? Sure ka? Ito na yung malinaw, ha? Kasi baka makita-kita tayo sa ibang lugar, eh. Yung pag nakita-kita tayo sa ibang lugar, huwag niyo akong iisnabin, ha? Pag nakatalikod ako at nakilala niyo ako, kakalabitin niyo ako dahil sa dinami-dami na nang kinakasal ko.
hindi ko na kayo maaalala na. Kaya kung para lamang sa araw na to, kailangan pasalamatan natin ang ating Panginoon, at hindi dahil matagal lang nagsasama at may mga anak na, ay wala nang pagsubok na pagdadaanan pagkatapos ng araw na to. Dahil ang pagsubok sa buhay ng mag-asawa, hindi yan nawawala. Minsan, habang nagtatagal ang pagsasama, lalong dumadami ang pagsubok. Lahat ng pagsubok na yan, itaas natin sa ating Panginoon. At sa mga panahon na wala kayong dinaranas na pagsubok, huwag pa rin kayong makakalimot tumawag para magpasalamat. Dagdagan ninyo ang inyong pananalangin bilang mag-asawa at palalakihin ninyo ang inyong mga anak na may takot at pagmamahal sa ating Panginoon. Tapos, excited ka na. Excited ka na. Saan ka excited? Number 4. Saan ka excited? Saan? Saan? Oh, plastic dito na. Kayo bang dalawa may tawagan sa isa't isa? Ano? Mahal! Ikaw rin, mahal din ang tao tatawag mo sa kanya. Tayo kayong dalawa. Magharap ang kamay ni Kim. Kaliwa. Okay ka na iyo? Ninenervyos ka ba? Nang aking pagmamahal at katapatan sa iyo ngayon at magpakailanman. Harap na kayong dalawa sa akin. Tayo na po tayong lahat. Sandali lamang po. Mga kasama, mga kaibigan, mga magulang, ninong at inang, dahil po si Rodel at si Kim ay kusang loob na pumunta dito ngayong umaga upang ipahayag sa harap. Tingin na ako na. Teka lang, tingnan ko pa. Dito kayo, para mas close up. Ayan, teka lang. Ayan, o yan. Patayo naman, patayo. Congratulations, Kim, and best wishes. Upo na po kayong lahat. May papipirmahan na po ako sa mga bagong kasal, pati na po sa mga ninong at nina. Maria Lita Kaikilian. Kaikilian. Salamat po. Sa taas po ng inyong pangalan, ma'am, apat na kopya po. Eric Legaspi. Eric Legaspi, kayo po yan. Eric nickname. Okay lang yan, walang problema. Sa taas po ng pangalan, apat na kopya. Salamat po, ma'am. Sa taas po ng pangalan, apat na kopya po. Susunod po si Sir Sammy Moniz. I can see your name. Salamat po. Sir Sammy Moniz. Sir, sa taas po ng inyong pangalan, apat na po. Magdalena. Magdalena Delardo. Salamat po. Ma, sa taas po ng pangalan, apat na kopya po. Rick Paredes, kayo po yan. Leticia, kayo po sa mga Leticia.
him and best wishes sa ating pong mga magulang, representative po ng mga magulang. Congratulations po sa inyo. Sa tumayo pong ninong at ninang, maraming maraming salamat po. Pwede na po kayong magkuha na ng litrato, yung hindi naman po ako kasama. Please check. YouTube ko to. Gracias.